Without God, you will be filled with problems. But with God, you will be filled with blessings. Amen? Blessings will abound. Blessings will overflow in your life if you are in God. Kaya alam mo ang mga mangangaral, hindi na mo problema sa financial yan eh. Ako hindi na mo problema sa financial eh. Kasi hindi ko naman problema yan, problema ng Diyos yan eh. Amen? Ang problema ko, gawin ang kalooban ng Diyos at ang trabaho ng Diyos isupply ang pangangailangan ko. Amen? Ulitin ko, ang trabaho natin mga Kristiyano ay gawin ang kalooban ng Diyos. Ang trabaho naman ng Diyos ibigay ang mga pangangailangan natin. Nakubayaran na naman, due date na naman, miralko na naman, tumaas, ang tubig tumaas. Naku, ganito na naman. Hindi mo problema yan, problema ng Diyos yan. Trabaho ng Diyos yan. Ang trabaho mo, gawin lamang ang kalooban ng Panginoon. Nahihilig ko ba tayo? Our job is to do God's will. And God's job is to supply, to meet all our needs. Ang lahat ng pangangailangan ng iglesia ang itutugunan ng Diyos. Hanggat ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Pero pag titigil na tayo, titigil na rin ang pagpapala. Amen. If we will stop doing the will of God, the blessing of God will also stop. Yes. All things are parallel. Kapag hindi ka na nagpatuloy sa Lord, nawawala ang pagpapala. Pag nagpapatuloy ka kay Lord, tumutuloy-tuloy ang pagpapala. Nahihiling ko ba tayo? Kaya kayo po ng mga may problema ngayon. Diba every Sunday, hindi naman natatamaan yung mga problema ninyo. Hindi naman halos na ipapag-pray yung mga problema ninyo. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, kumita kayo sa kalooban ng Diyos. Lahat ng problema nyo, isosolve lahat yan. Yes. Hindi man ipag-pray ang inyong mga problema, hindi man napadaan sa preaching, wala mang nakailam ng inyong problema, dagan-dagan man kayo ng napakaraming problema, gumita na kayo sa kalooban ng Diyos, sigurado-sigurado lahat ng problema ninyo solve yan. Amen! Amen! Palakpakan natin sa Lord. Just keep on doing the perfect will of God. Just keep on serving the Lord wholeheartedly. Continually be faithful and be honest to God. And blessings will surely, will truly overflow in our lives. Maliwanag po yan. Ang sabi sa akin ng Panginoon a long, long time ago, anak, mag-full-time ka. Makinig ang lahat na tinatawag ng Lord dito full-time ministry. Akong bahala sa pamilya mo. Susuportahan ko ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Yes. At hindi naman ako binigo. Lahat ng pangangailangan ng pamilya ko sinuporta. Tingnan naman ninyo mula sa ina sa tatlong anak. Ang tataba. Ang luluso. I'm sorry. Kasi nagkamali ako, hindi matama. Ang luluso. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? God said to me a long, long time ago, go full-time and serve me in a full-time basis. And the Lord said unto me, I will supply the needs of your family. And God is faithful to all His promises. All my members of my family are healthy. Amen. In good health. Amen. Po ba? Tignan nyo ang katabi nyo kung healthy yan. Tignan nyo ha? Or very healthy. Oh, New Year's Resolution. Huwag na masyadong kakain ng marami. Konting tamaan na konting tamaan. Kaya ako, ano na eh, bawas na ako sa maalat, bawas na ako sa matamis, bawas na eh. Bawas na rin sa kanin. Kasi hindi na ako makain ng kanin, puro ulam na lang. Hindi na ako makain ng kanin, ulam na lang, lechon. We have to take care of ourselves. Lalo na, we are getting older.
ba? Less salt, less sugar. Di ba? Less rice. Americans don't eat too much rice. In fact, they are eating bread. Nagigilig pa ho ba kayo? Eh, tayong mga Pilipino, kumain ka ng tinapay, hindi ka mabubuso. Kailangan mo talaga kani. Kaya maraming Pilipino, diabetes, high blood, hypertension. Diba? Sakit sa puso. Kasi taong atin sa kani. Bawas-bawas na ho tayo yan. Amen po ba? Amen po ba? So we have to take care of ourselves. We are getting older and older. So, less salt, less sugar, di ba? Less fatty foods, di ba? Yan, ingatan na natin mga sarili para magamit tayo ng Lord mightily effectively. So that the Lord will continually use us mightily effectively in this final hour. Tuloy natin. No? Letter A. Even with many opposition, he devoted his whole life preaching the gospel of Christ. Sabi ni Apostle Paul, ako ang buhay ko walang kabuluhan pag hindi ko ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Sabi ni Pablo, ang vision ko ito eh. At sa kabila ng napakaraming opposition, hindi tumigil si Pablo na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Tingnan natin yung 1 Corinthians 6:9. Even with many opposition, he devoted his whole life, I tell you, his whole life, preaching the gospel of Christ. Because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. There are many who oppose me. Ang daming opposition, pero hindi siya tumigil. Walang kabuluhan ang buhay niya pag di niya pinakaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng Kristo. Ito ang kanyang ambisyon. Sa kabila ng maraming opposition, di siya tumigil. Alam niyo, kung meron kayong dapat hangaan sa akin, hindi yung magandang lalaki ako at yun naman ang totoo. Ang isa sa magandang dapat yung hangaan sa akin, hindi ako tumigil ng pangangaral ng salita ng Diyos. One thing that you can admire to me, I never stop preaching the gospel of Christ like Apostle Paul. Despite of many opposition, great opposition, Apostle Paul never stopped preaching the gospel of Christ. It is his ambition. It was his ambition. And he devoted his whole life preaching the gospel of Christ despite of many great oppositions. I tell you. Nahihinig po ko ba tayo? Tuloy natin, letter B. He suffered greatly. Nagdusa talaga siya. Nagtiis talaga siya. Pakisabi, nagdusa. Nagtiis, naghirap talaga siya. He suffered greatly, even died for the preaching of the gospel of Christ. Namatay talaga siya. Kaya yung matalinong tao na yun, na namanood ko ng YouTube, papalitan niya rin yung wordings ng lupang hinirang, lalo na yung huli, ang mamatay ng dahil sa'yo. Papalitan niya na, ang magmahal ng dahil sa'yo. Napailing ako. Sabi ko, this prominent man, this public figure, never understood what he is talking about. Hindi ko sinabi, nakakita na ba kayo ng sundalo? Sino nakakita ng sundalo? Yung sundalo, gusto bang mamatay? Hindi. Pero handang mamatay. Yun. Pag nagsundalo ka, hindi ko gusto mamatay. Pero pag nagsundalo ka, handa ka mamatay. Yun ang ibig sabihin ng lupang hinirang. Kung inaray na lang mamatay para sa bayan, gagawin! Eh bakit papapalitan? Hello! Papalitan niya lang ang magmahal na dahil sa'yo. Duwag! You know, Apostle Paul
suffered greatly, even died for the preaching of the gospel of Christ. He suffered greatly. Basahin natin, 2 Corinthians 11:23-27. Shall we read? 2 Corinthians 11:23-27. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder. As an apostle of Christ, as a worker of Christ, as a full-time worker of Christ, I have worked much harder. Being in prison more frequently. Being in prison more frequently. Lagi siyang nabibilanggo. Lagi siyang nakukulong. Anong kasalanan niya? Bagan siya? No. Anong kasalanan niya? Robbery? Eh? Hindi. Nangaroon lang siya ng salita ng Diyos. Anong sabi niya? Being in prison more frequently. Not as a robber, not as a thief. Not any criminal act, but because of the preaching of the gospel of Christ. Being in prison more frequently. Nakikinig po ba tayo? Being flogged more severely. Hinambalo siya ng maraming beses. Hinambalo siya ng maraming beses. Pinalo-palo siya ng maraming beses. Being flogged more severely. Isipin mo, naranasan niyang pinagpapalo siya, binanggo siya. Ako naranasan ko rin yan eh. Dahil gusto ko ipangaral salita ng Diyos, yung kasama ko ayaw. Simuntok ako sa utang. Christian yun. Ay ayaw niyang ipangaral ko kasi siya compromise eh. Siya karnal eh. Siya worldly. Siya yung naging kalabang ko, sinuntok niya ako. Yan ang sinasabi ng Bible. Ang kalaban mo actually hindi lang yung ayaw sa gasping. Pati yung mga mabababaw sa gasping. Yan ang kalaban. Nahihilig pa ba tayo? I myself experience. Somebody punch me because I am hot in preaching the gospel of Christ. Yes. In fact, my opposition are not the unbelievers. My great oppositions are not the unbelievers, but the worldly Christians. Yes. But the babes in Christ. Alam mo ba, tingin kayo sa akin, alam mo ba pag nakahad ka ng revival, alam mo ba ang kalaban mo hindi lang yung mga unbelievers, kalaban mo pati mabababaw na Christian. Yes. You know, if you are sending revival to many places, your enemies are not just the unbelievers, but the worldly Christians. Yes. These Christians who don't want to live a holy life, they will get mad at you. Yes. Hindi biro ang maging revivalist. Hindi biro ang maging reformist. Being a reformist, being a revivalist is not an easy job. You have to take risk of your life. Many times your life will be endangered. Lagi nang nasa panganib. Nakikinig pa ho ba tayo? 5 times I received from the Jews 39 lashes. 5 times I received from the Jews 39 lashes. 40 minus 1 is 39. 5 beses yan, pinaghahampas ng 39. 39 times 5, ilan? O, sige nga. 39 times 5, ilan? I received 39 lashes, 5 times. So, 39 by 5, how many? Check, if you are good in math. Come on. 39 by 5, how many? 5 by 9 is 45, carry 4. 5 by 3 is 15, carry 1. 195. You see? How good I am in mathematics. Nagigilig pa ho ba kayo? Pag ilan, Joy? Ha? 195 na latay ang tumama sa kanya. Isipin mo yun. Pinagtiisan niya lahat yun. Eh marami! Hindi
Nag-asawa ka pa kasi. Isama mo ba rito? 39! Napalo ang naranas ng fully mambis ako pinalo na 39, hindi ako matras! Ano bang persecution ang dinadaanan mo sa asawa mo? Ano bang persecution ang dinadaanan mo sa anak mo? Magulang mo kapatid mo! Hindi dahilan yan para matras ka! Amen! No matter how great your persecutions are, no matter how great the attacks of the enemies are, you must not stop preaching the gospel of Christ. Sabi nga ng mga sundalo, habang nasusugatan, lalo tumatama. May tama ho ba rito? Amen po ba? Kasama ko ba kayo? Ano sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 16:9? Because the Lord has opened great door for me, many oppose me. 1 Corinthians 16:9. Isipin mo. Eh, ilan nyo, marami tayong mga kapatid eh. Pinigilan sila ng kung sino-sino para hindi makapagbigay ng malaki. Nagbigay pa rin ng malaki. Yung iba, wala na akong pumipigil eh. Hindi pa rin nagbibigay. Oh, yung church rental mo para sa October. Hindi, para sa January pa lang ito eh. Ang layo, February, March, April, May. Ang dami niya kiniskip. Oh, yung church rental mo para sa April. Pasensya na muna, February lang muna ito ha. Eh, tama ho ba rito? Eh, samantala ng iba ay nagbibigay, sobra pa eh. May tama ho ba rito? Are you still with me? Be faithful in paying your pledge. Nilagay mo pangalan mo, pumirma ka, be faithful. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, sa araw po nang magbibigay ako ng church rental pledge, bibigyan mo ako ng malaking pera. Pero salamat sa Diyos sa mga nag-pledge para sa anagarsari na walang ang hindi nakapagbigay. Lahat ay nakapagbigay. Amen! Anak ba ka natin ng Panginoon? Sa dami na nag-pledge ng anagarsari na walang ang hindi nakapagbigay. Pero ngayon, magbibigay na sila. E paano makapagbibigay? Sa tulong ni Lord, makapagbibigay ako. Tapos sabi mo, magbibigay ako! Dapat ganun, deretahan. E tao pa po ba rito? Many pledges for our anniversary. Last for our last anniversary. And only two paid to give. Yes. Kukunti lang, di ba? Dadalaw wala. Praise God. Pero ngayon, wala na. Amen? Wala na, wala na. Pero bibig ko sa kanila, singil pa rin ninyo. Hindi makakatakas. Eh, para sa'yo si singilin, para sa next anniversary na yun. Pondo na yun. Nakikinig pa ho ba kayo? Our day servants of Christ, Apostle Paul said, I am out of my mind to talk like this. I have worked much harder. Been in prison more frequently. Been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus one. Tuloy natin. 3 times I was beaten with rods. 3 beses, pinagpapalot siya na rod. Ano yung rod sa ano? Sa Tagalog, Elma. Ha? Latigo? Latigo ba yung rod? Ano sa Tagalog yung rod, Danny? Ano sa Tagalog yung rod? Hindi mo alam. Parehas tayo. Hindi ko rin alam eh. Sino kaya nakakaalam? Asir, alam mo yun? Rat? Hindi rin. Orange pala tayo eh. Hindi pa siguro. Ha? Hindi latigo yung kahoy lang yun. Kahoy lang yun? Kahoy lang. Kahoy lang daw yun. Hindi latigo yun. Hindi ka rin nag-aaral ng gusto eh. Nainlap ka kasi kaagad eh. Hindi. Ano ba yung rat sa Tagalog? Chitote, ano po yung rat sa Tagalog? Ano po sa Tagalog yung rat? Rat, R-O-D. Parang pangalan ninyo, Rod.
Ano sa Tagalog po yung Ratio Dodoy? Very brilliant and intelligent people. Yes. Ano sa Tagalog yung Ratio Dodoy? R-O-D. Ano sa Tagalog yung Ratio Dodoy? Nabubulong. R-O-D. R-O-D. Parang Rod. Rod Carillo. Ano sa Tagalog yung Rat? Pamalo. Sabi ko sa inyo, pamalo yun. hindi yung latigo. Ito, matalingan ko sa English, halika. Halika, kung matagal ito nag-asawa, ano sa Tagalog yung rat? Tagalog ng rat ko? Mice! Ano? Tagapo. Mas magaling mag-English to. Tagalog ng rat. Alam mo sa ating iglesia, hindi naman dito talaga comedy rito eh. Don't just, you know what is happening in our church? Just don't take it seriously. Comedy ito eh. Hindi. Joke lang yung brother. Pero hindi. Nakikinig ko ba tayo? Alam mo, huwag mo lang seryusin ang mga nagaganap sa ating iglesia. Wala mo simulang, di ba? Ano lang yan eh? Kaya mo talaga. Diyan mo na ngayon, dami ko ano yung rat. Kasi, pero hindi ka naman mahilig sa chicks, di ba? Bakit di mo alam yung rat? Ha? Ano ba pinagkakabalahan mo sa buhay? Nagbumonga kaya. Kasi tago lang tago sa bahay nila, nagbumonga eh. Inahabol ng babae, layo ng layo. Are you okay? Hindi ko. No, it's not okay. Tuloy natin ang magpasa. Once I was pelted with stones. Pinagbabato siya. Grabe. Bukol labas mo niyan. I was pelted with stones. Pinagbabato siya. Bukol niya. Grabe. Three times I was shipwrecked. Sumakay siya ng barko 3 beses. Yung barko niya nasiraan. Grabe. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers. In danger from bandits. Sipin mo. Sa mga bandito. In danger from my fellow Jews. In danger from Gentiles. In danger in the city. In danger in the country. In danger at sea. In danger from false believers. You see? Alam mo, laging nanganganib ang buhay niya. Punong-puno siya ng death threats. Laging nanganganib ang buhay niya. Ako, napakaswerte ko eh. Napakapalad ko. Pag binibisit ako sa ikaw kayo sa inyo, nanginginig pa yung mga tuhod ninyo, pinapainom ninyo ako. Na napakasarap na inumin sa hindi nahugasang baso. Hindi, chaktan. Napapakainin niyo ako ng napakasarap. Dito to. Ang buti pa ako na anak, napakapalad ko pag binibisita ko kayo. Kung ano-ano ibinibigay niyo sa akin. Yung mga produkto ninyo, pinapatikim niyo sa akin. Mga kape. May mga gawang leche plan, pinapatikim ako. Ano-ano ang natitikman ko eh. Kaya lumalaki na tuloy yung tiyan ko eh. Kaya dapat, kasi, New Year kasi. And, oh, namahinig. Ikinig ko ba kayo? I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. And I could say, I am fortunate that all. I am blessed more than all, because as I visited you in your house, you are preparing great food for me.
You see? Nakikinig po ba kayo? At isang araw, magugulat ka lang kayo, bibisitahin ko kayong lahat sa inyong mga tahanan. Ito pa po ba rito? Ihanda na ninyo ang masasarap niyong pagkain. Amen po ba? May tatangutan mo na. Amen. Lulutuan po si Pastor ng kinilaw na butiki. Na, ang bihira, hindi naman ako kumakain ng palaka. Nilutuan ako ng palaka. Sinugo ko sa akin. Sarap yung Pastor, palaka. Grabe. Sa Nueva Ecija, nagkumakain sila ng daga. Daga? Dagang bukid. Nakahain nila. Grabe. Daga pa rin yun eh. Kahit dagang bukid, daga pa rin yun, di ba? Daga pa rin yun. Grabe. Tuloy natin ang pagbasa, 27. I have labored and toiled and have often gone without sleep. Madalas daw, puyat siya. Pagod siya, wala siyang tulog. Bunga ng ano, pangangaral ng salita ng Diyos. I have known hunger. Naranasan ko ang magutom. Marami sa inyo, hindi gutom eh. Habang naligil, kain na kain eh. Subo na subo. I have... Okay lang yan, hindi naman bawal eh. Kaya nang bawal, hindi mo ako binibigyan. Kapag bigyan mo ako, I have known hunger and thirst and have often gone without food. Madalas daw wala siyang makain. Madalas wala siyang makain. I have been cold and naked. Ikwento ko lang ito sa inyo. Sasabihin ni J.I. noon, pa, muna tayo sa labas, kain tayo. Wala kami pera. Sabi ko sa kanya, sige, pupunta tayo ng mga Bakto, Tropic Alhar, mga ANW, mga Jollibee. Maglalaro ka lang. Kasi di ba may mga libreng laruan doon? Papayag siya. Laro lang siya. Wala kami pagkain. E pag napagod yun, maghahanap ng pagkain. This is a true story. Wala kami pera talaga. Iiyak nang iiyak. Pero nung gagawin ko, papanungin ko na lang para tumigil. This is very true. Naranasan po namin lahat yan. One time, isang anak ko sinugod ng ospital. Sabi ng doktor, anong gatas nito? Sabi ko, wala po. Kahit na ano, ano available ng mga kapatiran. Kaya pala nagbruto ang tiyan dahil kung ano-anong gatas pinapainom, mula-mula po, halong-halong. This is true. Hindi lang po ako nagdusa. Ang asawa ko, ang dalawang anak ko, maliban lang kay Joseph. Si Joseph, hindi niya na naranasan niya. Ang higit na nakaranas sa paghihirap namin si Jay ay naka si Joseph. Sobrang paghihirap, sobrang pagtitiis. Wala kaming paisuot, wala kaming marami. Wala kaming paitanin, wala kaming pang-official team. I, my wife, and my two kids, Jay, I, and Joshua, experience great suffering. We have no food to eat. We have no, what you call that, money for tuition fee. Yes. Naranasan namin lahat yan. Ultimo pang paggupit ni J.I., hindi siya makapagpaggupit. Even money for J.I.'s haircut, we have no money. Yes. Naranasan po namin lahat yan. Kung ikikwento ko sa inyo ang buhay ko sa pagpupultay, maaaring hindi kayo maniwala. Pero lahat po naranasan po namin yan. Nahihilig po ako pa tayo. I and my family experience great sacrifice and great suffering just for the sake of preaching the gospel of Christ. Pero ngayon, napakabuti ng Diyos. Pinapagpala kami na ngayon ng Panginoon. Why? For the Bible says, what you sow, you shall reap. Amen. This is a time of our reaping. Amen? Kayo rin po, this is a time for you to reap what you have sown before. Amen? A great harvest of blessings awaits you. Great harvest of promotions in stores for you. Nagigilay po po tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst. I have often gone without food. I have been cold and naked. Apostle Paul suffered
for the sake of preaching the gospel of Christ. And even died for the preaching of the gospel of Christ. Basahin natin yung 2 Timothy 4:6-7. Tulungan kaya si Elmer rito. Kasi tulungan mo si Elmer rito. Sige na, tulungan mo siya. 2 Timothy 4:6-8. For I am already being offered or poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Ano ang kinamatay ni Pablo? Pinubutan ng ulo ni Nero. Yun ang kasalanan. Ang mamatay dahil kay Kristo. Sabi ko sa Panginoon, Lord, allow me not to die because of sickness. Allow me to die martyr. But now, I said to the Lord, Lord, allow me not to die because of sickness. Allow me not to die martyr, but allow me to die in my old age. Amen? Yes! It's nice to die in your old good days. You see? May tao mahubo rito? Sino rito ang gustong mamatay na? Taas ang kamay. Sino yung kwentuhan ng kwentuhan sa katabi niya? Taas ang kamay. Nagkikwento na ako, mamaya na kayong magkwentuhan dalawa. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, kung natin basahin yung verse 8. Next. Okay, verse 8. Kanina natin. Okay, verse 8 po. Kanina natin. Ha? Anong number na? Number 2 na tayo. My life is useless if I will not preach the gospel of Christ. Why? Because Jesus loves us so much that He died for us. Bakit ibinibigay ni, bakit walang kabuluhan ang buhay ni Pablo pag hindi niya ipinangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo? Una, ito'y ambisyon niya. Sa kabila ng maraming posisyon, nagpatuloy siya. Sa kabila ng great suffering hanggang kamatayan, nagpatuloy siya. At ito ang pinakamataas sa lahat. Alam mo kung bakit binigay ni Pablo ang buhay niya sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo? Because Jesus loves us so much that He died for us. John 3:16 says, For God so loved the world, so loved, not just love, but so loved, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. You know, one thing that motivates me greatly to enter the full-time ministry is because of the love of Jesus to humanity. Isipin mo, ang Diyos ay nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo. Nakikinig ako ba tayo? God became man in order for Him to die. Namatay si Kristo para sa lahat ng tao. Sabi nga eh, paano pinakita ni Kristo ang pagmamahal niya sa ating lahat? Binuka niya ang kanyang dalawang kamay at namatay. Yan ang pagmamahal. Nakikinig pa po pa tayo. Jesus loves us so much that He died for us. Bakit sabi ni Pablo, sa aba ko pag hindi ko pinangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo? Walang kabuluhan ang buhay ko pag hindi ko pinangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos eh. Namatay si Kristo para sa atin. Apostle Paul said, My life is useless if I will not preach the gospel of Christ. Despite of a strong opposition, he suffered greatly, even to the point of death. He gave his life in preaching the gospel of Christ. It's simply because Jesus died for all of us. Nagiginig pa po ba tayo? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Namatay si Kristo para sa ating lahat. Namatay ang Diyos para sa ating lahat.
John, 1 John 3:16 says, 1 John 3:16 says, this is how we know that we love is. Jesus Christ laid down His life for us. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Ito ang palatandaan na mahal tayo ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin. The whole world must know. Americans must know. Germans must know. All peoples on earth must know that Jesus Christ died for them. Kinakailangan malaman ng lahat ng tao na si Kristo ay namatay para sa kanila. Maraming hindi nakakaalam niya. Maraming tao sa mundong ibabaw nito hindi nila alam na si Kristo ay nagmahal sa kanila at namatay para sa kanila. Kailangan malaman ng lahat yan. Kaya tinatawag tayo ng Diyos ay pangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Walang kabuluhan ang ating buhay kapag hindi natin ipinangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Dapat malaman ng lahat ng tao na si Kristo ay namatay para sa kanila. Our life is useless if we will not preach the gospel of Christ. All peoples on earth must hear, must know that Jesus loved them and Jesus Christ died for them. Inuulit ko, huwag mong intindihin ang problema mo. Ang gawin mo, asigasuhin mo ang pagliligtas ng kaluluwa. Ang problema mo, aayusin ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang kailangan mo sa pangangalan. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo sa mga sa pag-aaral ng iyong mga anak. Alam ng Diyos ang problema mo sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Alam ng Diyos lahat ang problema mo. God knows all these things. God knows all your problems. What you are going to do is to evangelize and to serve God and to fulfill God's calling, God's mandate. And God is faithful enough to fulfill all His promises. He will be faithful to supply all our needs. Amen? Nakikinig po ba kayo? Ang totoo nga anong sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 6? 1 Timothy chapter 6 verse 6, maraming nalayo sa Diyos dahil sa pagkita ng pera. Yes! Maraming nawala sa Diyos at maraming nawala sa paglilingkod sa Diyos dahil sa pagkita ng pera. Many turn away their faith from the Lord, turn away from the Lord because of the love of money. And another thing, kung bakit maraming nalalayo sa Diyos, una, pera. Number two, gulong pa lang sa inyo, pag-ibig. Gulong lang yun. Nakikinig po ba tayo? Yes. Marami ay nalayo sa Diyos dahil sa pagkita ng pera. Kailangan kumita ng pera, matupad ang mga pangarap. Kailangan kumita ng pera, makabili ng ganito. Kaya maganda na nakakarinig kayo eh, ng mga taong nagpapatotoo sa harapan. Dumadalangin ako sa Diyos, hindi para sa sarili ko. Dumadalangin ako sa Diyos, hindi para sa pamilya ko, hindi para sa Diyos. Magandang marinig niyo nang mabago ang kaisipan at pananaw ninyo. Kasi maraming nabubuhay puro pang sarili. Maraming gustong bilhin puro pang sarili. Puro pang forma na pang sarili. Nabubuhay para sa sarili. Many people are living for themselves. It's nice to hear people testifying. I am asking the Lord. I am asking money from the Lord. Not for my family. Not for myself, but for the church, for the ministry. For the propagation of the gospel of Christ. Nakikinig po ba tayo?